Hola, Parming. Swinling, Estapa Case. May kulong ba? Mag-ingat. Pakawala ng hola, mga dagang dingding. Mayo 1. Been reading and following post here since ako po ay naka-experience din na maharas ng agents ng dalawang hola na nasalihan ko. I had no choice dahil may sakit ang anak ko. Pero napansin ko mawalang galang na at pasensya sa tatamaan. Parang yung ibang nandito sa group, kayo pa mismo lumalapit sa problema. Kayo pa mismo nagtatanong kung saang apps pwede mag-loan ng mag-loan at wag na bayaran. Bragging and proud pa kayong iba dito na sinadya nilang mag-loan at hindi magbayad. I feel sorry sa mga totoong biktima talaga ng mga shark loan apps na ito at may valid na dahilan kung bakit wala pang pambayad at mga sincere naman magbayad ng utang. Pero dun sa mga nanghihikayat pa sa iba dito na mag-apply at wag nang magbayad, tama ba talagang payo yon? Loud and proud pa kayo dito. Tapos, kapag nakatikim kayo ng harassment, anlimura, at galit na galit kayo sa mga post nyo, I don't mean to start a debate or argument here. Pero napansin ko lang na mas marami dito ang intensyon talaga mag-loan lang at hindi magbayad at nagmamalaki pa kesa mga totoong biktima. At sa mga agents naman dito, mahirap na ang buhay. Pumarehas nawa kayo sa mga kapwa nyo Pinoy. Nakatingin palagi ang Diyos sa mga ginagawa nyo. Tama. Yung mga yan. Ganyan. Akala nila hindi sila makasuhan. Oo. Walang nakukulong sa utang. Pero kung may panluloko at sinadya o gumamit ng peking mga identity ay maaaring makasuhan ng swindling o estapa. Marie Grace. Finally, someone speak up here. Lynn June. Ako din, nagbabayad ako na delay lang kasi ala pa ako sahod. At sa sobrang busy ko, hindi ko napansin due date na pala ako. Nagulat na lang ako pagtingin ko ng CP ko. Ang dami ng text at call, mga death threats ako na-receive. Kaya nawalan na ako ng gana. Hindi ako nakapasok sa work ko. PE na. Katulad mo din kami, nagipit. Kaya kumapit sa hola. Kasi loan shark nga yan sila. Hindi sila nadadala sa mahinahong usapan. Katulad mo ako dati, napilitang umutang sa hola. Pero umaga pa lang ng due date ko. 8 a.m. pa lang pagtawag ng agent. Puro masasakit na ang salitang sinasabi. Lalaki pa. Naman, sabi ko mga 11 a.m. ako magbabayad pero hindi nakahintay. Agad-agad nag-text blast sa lahat ng contacts ko. Puro pamamahiya kaya sinong gaganahan magbayad sinira na agad ang pagkatao. Hindi pa nalampas sa due date kaya ako naganti na lang kasi ang agents na yan, mga demonyo, walang magandang usapan
sa mga yan. Real talk. Lin Jun. Ganon din ako. Hinaharas nila. Magbayad na sana ako, pero sa dami ng death threat at panghaharas nila, lahat ng kontak ko, nagsisend sila ng daw at magnanakaw. Due date ko pa lang nang malaman ko dito na hindi lang pala ako nag-iisa. Medyo nabuhayan ako ng pag-asa na wala takot ko. Bobby Benitez. Babayaran ko sila isa-isa. Kaso ang tatapang, nakikiusap ka pero bingi sila. Ayaw madala sa pakiusap. Ano magagawa ng tao na lubog? Kakabayad din sa ola. Minsan, doon na din nakuha ng pambayad. Sa 7 days ba naman, tapos kalahati lang nakukuha. Wala awa, nakikiusap ka, ayaw, ediwag. Marvin Dave. Imbis na intensyon ko magbayad, pero dahil sa ugali ng mga agent at mga pinagsasabi sa akin, paano ko sila babayadan? Mayo 1, author. To everyone who's commenting here and about to write their comments here, pakibasa ng maayos at magbasa muna ng maayos. Walang intention yung post na sagasaan yung totoong mga biktima dito. Again, yung totoong mga biktima dito. Para to sa mga proud pa dito sa ginagawa nila, kahit na alam naman nilang hindi tama at nanghihikayat pa sa iba na gumawa din ng mali. Now, if you're not getting my point and what I'm trying to say, then hindi ko na problema yon, dahil magkakaiba naman talaga ng level ang pag-intindi ng tao. P.S. Wala akong intensyon makipag-away or makipag-argue sa kahit sinong member sa group na ito. Sinasabi ko lang ang opinion ko base na rin sa kung ano talaga nababasa ko dito sa group page. Austin's Syra. Ang Ola agents na din ang nagtulak sa atin para mag-change ng mind na magbayad sa ginawa nilang panghaharas, pag threat, at yan pong ginagawa nila at gagawin pang kasamaan laban sa mga biktima. Kulang pa ang amount ng niloan para ibayad sa danyos at perwisyo na ginawa nila sa atin. Kaya nga po, mas maganda nga po ay mamagitan ang batas para maparusahan ang mga ola na yan. Kulong, penalty at damages ang hatol sa kanila ng batas. Marvin Dave, ikaw ang inahin, ikaw ang pagbantaan, ikaw ang takot-takutin at ipahiya. Gugustuhin mo yun, ha? Anong bayad-bayad? Kulang pa yung pera kasi yung mga mura nila at pagpapahiya sa pagkatao, hindi yun nababayadan kaya. Ami Pineda, tama naman po kayo, utang is utang at dapat bayaran. Pero grabe ang interest nila, mas malaki pa sa naibigay nila. Willing to pay, pero sana in a legal way. Meron kasing mga instances na nagbayad na, pero patuloy pa din sinisingil. Cruz K. Wala naman po akong balak takbuhan ang mga pinagkakautangan ko
sa mga ola ko. Ang hinihingi ko lang sa kanila extension. Kasi as of now, wala pa po talaga akong maibayad dahil gipit na ako. Hindi naman ako tatakbo sa responsibilidad ko sa kanila. Pero sana naman, wag na pati mga contact persons kasi ang tatawagan nila at haharasin. Di po ako scammer pero sa ginawa kasi nila sa akin. Daig ko pa kriminal sa hindi pagbayad ng nahiram ko sa kanila sa due date na gusto nila. Lynn Salor, naka-apat na reloan kakatapal. Marunong talaga ako magbayad na taon lang noon pang-apat sa dalawang ola. Wala na. Pero yung isa, binayaran ko talaga kahapon at di ko rin ugali ng mag-loan. Nang mag-loan at di na magbayad. From Tagakash, ngayong araw po due date ko, magbabayad naman po ako pero ba't ganito? Lakas maka-blackmail. Dapat pagsabit ng due date until 12 noon, dapat bayad ka na ngayong araw due date ko. Ngayon din yan nag-text. Sino pa may ganang magkausap sa taong ito? Tapos, pag natawag, iinsultuhin ka pa. 1,000 pesos ang na-loan. Gulat ako. Nasa GCash ko na yung 600. Tapos, ngayon, wala pa ngang 7 days. Rowena Caramba, tama po sa akin. Malaki ang naitulong ng group na ito para muling bumangon. At dahil thankful ako, lagi ako nagko-comment sa mga new victims na nagpo-post dito para magbigay din ng lakas ng loob at advice bilang naging biktima din. Pero lately, parang palagi din may nagpo-post. Nagtatanong kung paano at aling ola ang madaling mapaglonan. Nakakalungkot po pero parang lumilihis na sa layunin ng grupo na kung patuloy pa din silang tatangkilikin o gagantihan. Sana po tuluyan na tayong lumayo sa ola. God bless po sa lahat. Perfecto. Si Bordalio. Ang advocacy namin talaga sa mga group ko ay expose at mapahinto, mapilayan. Kung hindi kaya ng biglaan ay ma-regulate at matigil ang mga pananamantala, pang-abuso sa mga nagkakautang. Dahil naranasan ko kung paano gano kademonyo ang mga pasimuno at mga kasindikato sa paotang. Ang totoong paglaban ay umahon sa kumunoy na yan at huwag na tangkilikin o huwag na muling umutang. Kung nabiktima na at naharas, labanan nyo sa paraang tama na sa atin na lahat ng karapatan. Andyan na ang mga batas para proteksyon sa atin, pero huwag tayo lumagay sa lugar ng mga agent. Huwag natin sadyain dahil hindi ito magbubunga ng maganda para sa ating mga biktima. Lumaban tayo ng patas. Gaya niyan nung last symposium, yan ang idinadahilan ng SEC. Yan ang sinasabi nila at pinupunto. Yung mga pabiktim na sinasadyang umutang para isgamin yung mga ola. Yan
ang nakakatakot dahil yan ang gusto ng OLA para sirain kredibilidad ng mga totoong biktima. May mga pakawala ang OLA na ang balak ay sirain ang mga pinaghirapan nating laban. Lalo't sobrang dami na rin ng mga nagawa nating pagpilay sa kanila. Isa lang ang pwede nila ilaban sa atin. Yun ay yung pag-farming. Yan ngayon ang taktika ng mga OLA para makasuhan nila mga biktima ng swindling o estafa. Kaya mag-ingat sa mga nagpapanggap at mga scammer na mahalbilo sa mga totoong biktima ng loan shark. Nagtuturo mag-farming at makakuha ng komisyon sa bawat loan ang mga scammer agent na pakawala din ng mga OLA. Madalas ko binabanggit sa mga live ko yung taktika nila na yan. At eto, nangyayari na nga. At yan ang idinadahilan at sinasabi mismo ng mga taga-SEC na merong mga nakikisawsaw na sadyang nangungutang loan farming. Ang mga pasimuno nito ay mga scammer na kung tawagin namin ay mga dagang dingding. Gumagawa sila ng mga group upang mang-scam lamang at wala naman totoong advokasya o ipinaglalaban. Kundi ay para lang makapamera, makapang-scam at para ipahama ang mga biktima. Gayong sila ay mga agent, scammer na nakikipagtulungan sa mga OLA owner. Kumikita sila sa pagbibigay ng impormasyon sa OLA at sa paghingi ng kung ano-anong fees na kunwari ay tutulungan kayo. Gumagawa pa ng mga GC na doon hihingin mga datos nyo at hihingian pa kayo ng mga fees. Gumagawa ng mga peking webinars with fees at may YouTube pa. Pretending lawyer o practicing lawyer, professor, engineer, businessman. Nag-aalok ng membership at sumali sa kanilang peking kooperatiba para mag-scam ng mag-scam. Sila yung mga dagang dingding na salot na grupo nila Kenneth Supreme Extreme Scam Syndicate. Sila din ang mga nasa likod ng Buragang Scam. Maging mapanuri, maging maingat sa mga sinasalihan. Kilalanin maigi ang mga nagsasamantala at nakikisawsaw sa OLA loan shark issue. Sa aking grupo ay mga totoong mga biktima lamang at ipinagbabawal ang mga maling gawain at hindi namin papayagan ang mga gawain ng mga scammer. Makikita ang affiliation pangalan ko sa aking mga grupo. Mag-ingat sa mga grupong peke at mga dagang dingding admins. Ang grupong Petition to Stop Loan Shark OLA Lending Financing Syndicate Modus ay laging nagpapaalala sa aming mga member upang huwag maloko
ng mga scammer rat na yan.